kasunduan ng MNLF at saka ng gobyerno, hindi lang sa lokal, international yan. Okay, okay. At maliwanag sa lahat, ang MNLF may enforce din. Yes, yes. Legal yan. Legal yan. Inano yan, in-absorb ng kaya gobyerno yan. Kaya nagtataka po kami, yung mga ibang kasama namin mga commander, yung naghuhuli nila, tapos ang charge nila, illegal position of firearm. Sino pong naghuhuli sa kanila? Saan po galing yung order na huliin po sila? Ayun po sa ano, kasi nakausap po mismo yung ang CIDD, si Mr. Roger. Nang Sulo? Sulo, sir. Actually, based ang buwang kasya, pero nasaan siya sa Sulo. Kinausap ko, sabi ko, illegal, anong ground niya, ba't hinuli ng si Hamza Said? Isang commander ng MNLF. May ang sagot niya sa akin, illegal position of fire, I mean explosive. Sabi ko, illegal yun. Kasi maliwanag kami, kahit kanyang meron din kami. Ito po bang problema ninyo sa lugar? May mga nangyayari din po ba sa part ng Mindanao na ganito ang na hindi po nakakarating sa administrasyon natin? Ang totoo niya, sir, ang totoo niya, hindi lang sa Sulu. Throughout Mindanao, marami nangyayari diyan. Kaya nga, nag-umpisa ang mga grupo ng Abu Sayyaf dahil sa ganyan. Dahil hindi na napapansin, kahit may problema na, walang hindi nagigising ang ahensya ng Pilipinas. Kasi, updated naman po tayo sa mga ano, no? Wala akong parang lumalabas na tahimik ang Mindanao. Kung siguro tayo mismo nando doon, makikita natin yung sitwasyon at maririnig natin sa mga tao kung ano talaga yung nangyayari, which is hindi alam po dito sa taas. Kami po, hindi kami nagpukulang kasi kami, hindi kami nagbabayulit. Kung ano man ang order ng mahal namin chairman, si Chairman Nur P. Misori, hindi kami gumagalaw hanggat wala siyang order sa amin. At kung ano po yung napagkasunduan? Yes. So tapat po kayong sumunod doon po sa pinagkasunduan? Tama po. Katunayan po, nung kasagsagan ng Abu Sayyaf noon, alam ng lahat yan, alam ng militar. Walo ang namatay sa amin. Kami lumusok, MNLF forces, sa kutan ng Abu Sayyaf. Isa pang dalawang napugutan ng ulo ng Abu Sayyaf nung panahon na yon. Kasama yan si Vice Mayor. Eh, nagtataka kami dito. Bakit nung nangyari ngayon, inakusan nila si Vice Mayor, Abu Sayyaf, terrorist. Mali po yun. Ano bang batas natin? Wala na ba yung constitution ng Philippine government? Nasusunod lang ang PNP. Nasaan ang batas? Okay. Politically motivated. Wala nang batas eh. So ano po bang ano? Bago ko interview si Sir na sa political ano natin na MNL. Ano po bang reaction ni Professor Nor dito po sa ninyo? Sa ngayon, andyan ang anak niya ay hindi na matanggap ang mga binibitaw salita, lalong-lalong spokeswoman ng PNP. Hindi na matatanggap ang mga pinapalabas nila. Spokeswoman ng PNP sa Holoson? Hindi sa ano, nasyonal. Sa okay. Manila, si Kenner Bahardo. Ano po bang nilalabas po nila? Okay, gusto kong bigyan niyo po kami ng konting mensahe na natatanggap, naririnig kasi niyo sa spokesperson namin. Naririnig po namin sa TV, sinasabi po niya, si Padmudasan ay terrorist, Abu Sayyaf, at na mayroong private army. Wala pong private army kahit isa, unless yung mga forces niya bilang commander, mayroon, natural, mayroon, hindi lang siya kami, mayroon kaming tao, may sarili kaming tao. May baril kami lahat. Kaya nga kami umiiwas sana. Ang tanong ko po, doon sa akusasyon ng PNP, meron po ba silang napatunayan na siya ay terorista? Sila na nagsabi niya. Meron po ba silang ipinakita sa publiko na pwede nilang, kasi alam naman natin sa batas, labag po yung mag-akusa na walang katotohanan. Tama po yun. Alam nyo, kami sa mga MNLF, kaya umiiwas kami. Kung maaari nga sana, ayaw na namin nagkabulukan. Dahil hindi naman nagsasawa. Okay. Ang MNLF, kapag inulit ito at hindi ito binigyan ng pansin, babalik kami sa dati. Magkakaroon ng malaking gulo ulit. Dahil ang MNLF, kung unti-unti nila, guguluhin nila. Kaya narinig ko po, no, na lumalabas ko ngayon na balita, no, na handa ang Mindanao na ihiwalay dito sa mainland Luzon in case na hindi na-address ng administrasyon. Mangyayari po yan kapag hindi po binibigyan ng pansin ng Mindanao. Sa katunayan po, ang MNLF noon, Mindanao lang. Ngayon, hindi lang Mindanao. Luzon, Visayas, mayroon na po mayroon membro na po ng MNLF. Throughout the Philippines po yan. Yes, yes, yes. Kaya nga po, sana po, magising ang presidente natin. At unang-una po, dapat ang presidente tumanaw naman siya ng utang na loob. Kasi before campaign,
si Chairman Missouri nanawagan sa lahat. Katunayan, viral sa ano yan, viral sa YouTube. Sinasabi niya, ang kasalan ng anak, hindi ng tatay, hindi naman pwede, hindi ano sa anak. 95% member ng MNLF, pamilya, sumuporta kay BBM. Kasi yun ang order. Ni Chairman Missouri. Tapos na yun, nagkaroon ng ganitong kaguluhan, wala man silang ginagawa. Ibig sabihin, ginagamit lang ng MNLF. Kaya, maaari, huwag naman sana. Pero kung ganito, baka babalik yan sa dati. Magkaroon ng kaguluhan. Baka yun ang gusto nila, kaguluhan. Actually po, na naka-personal ko yan. Nakasama ko ba yan si Professor Normie Suari? At actually, bilang isang, Nobelist po siya. Nobel Prize po siya sa United Nations. And naging ambassador po siya ng sa kanyang profession . Kasi ang professor siya sa UP in political revolutionary. Then dito po sa ang tanging nararamdaman po namin sa poso niya, hindi siya yung taong nagtayo ng grupo para labanan ang kapwa Pilipino. Ang pagkaalam ko po ay yung soberenya ng ating bansa in case na may papasok na ibang sasakop sa bansa natin. Tama po yun, pero nag-umpisa pa ang revolution ng MNLF doon sa Jabira Massacre. Okay. Yes. Then yung nagre-recruit nila mga brothers natin, especially from Hulo, hindi nila lang. Ang sabi na noon, noong panahon ng Philippine Constabulary, gagawin ng sundalo. Pero nung nasabar po na sila, sinabihan sila, kayo ay re-recruit namin para ipanggira kayo sa Saba. Siyempre, nag-react po yun. Ganyan lang mga ang Saba, kapatid din namin yun. Yes. Karat ang Saba, pagmamayari ng Sultan of Sulu. Narinig ko po yan, no? Issue na yan. No? Ibig sabihin ba, hindi pa ba nag-resolve ba yan? Wala pang katarungan po yan sa nangyari na nagkaroon ng mga massacre yan. Wala pa. Kasi kung sa totoo lang, kung pagbabasyan natin at isa-isa natin ang istorya, ang malibang palibang massacre, more than 3,000 civilian, bata at babae during the 70s war yun. Di ba? Pero saan ang katarungan? Wala. Kaya nung nagkaroon ng kasunduan, wala na lahat yun. Kaya nagtataka kami kasi... Nung nagkaroon ng kasunduan, hindi ba naisama doon sa pagkilala at pagbigay? Actually, kasama rin yun kasi... Kung ilan ang namatay sa sundalo, ilan namatay si Bindan, ilan namatay si MNLF, lahat yun, na-wipe out lahat yun. Kaya nga pinagtataka namin, may kasunduan, bakit hindi na pinanghalaga itong kasunduan na ito? Di ba dapat bigyan nila ito ng halaga? Hindi po ba itong kasunduan ito ay meron nang gumagamit at nagmamanipula sa kasunduan na ito para mapalabas kayo na kayo po ang mali? Hindi rin po, kasi ang mali din yan, walang iba kundi yung namamahala sa buong Pilipinas. Siya presidente, dapat siya nakakaalam yan. Okay, balik po tayo dito. No? Ang involved po na sinasabi po niyo dito sa encounter na ito, no, is SAP. No? May dito sa between the arresting of trying to arrest Mayor Pando. No? Sino po ba yung mga naatasan dito na ayun po sa aming pagkakaalam at sinabi ni, di naman namin na kaugnay personal, pero nag-serve ng warrant, CIDG at backup yung SAP. Actually, yung SAP... CIDG po, ano po? Olosolo? Olosolo. Actually, yung... Hindi niyo po alam, kilala kung sino yung head po ng CIDG na ito. Yung binibigyan ng ano dyan, si Roger. Roger lang pangalan niya. Yung backup ng SAP, kaibigan ko rin yun, si Colonel Mauricio. Kasi may otoridad din po ang People's Initiative na mag-inquire dito sa opisina ng SAP kasi magkakatabi lang po dyan sa Camp Crame po. Yan. Colonel Mauricio. At kinausap ko po siya, sabi ko, Colonel, huwag tayo padalos-dalos sa utos ng isang tao lamang. Pagka pinilit niyo puntan si Vice Mayor, talagang magkakaroon kayo ng encuentro kasi ang baril niya more than 200. Hindi ko sila pinaglihiman kung ano nakita ko. Okay. Kasi ayaw namin na magkaroon ng patayan. Mas madugo pa. Kasi kami, talagang pinahawakan namin na special order.
unang-una, ayaw ni Chairman Missouri magkaroon talaga ng kapuluhan. At ngunit, may ipit pong mamamayan. Tama. Ngunit, itong ano namin, hindi naman nangangahulugan na kami nagsawa na sa gabulo. Andyan pa rin kami. Andyan pa rin yung spirit baril, to defend. Yung baril namin, hindi man namin dinadala kung saan-saan. Intact sa bahay namin kasi ayaw na magpakita ng kabayulit. Pero itong mga kaibigan natin, mga kapulisan, tignan lang siya ra. Pag ang MNLF, pumunta ka saan lugar, magpapaalam kami sa checkpoint kung saan-saan. Yes, yes, yes. Pero pag silang pumunta sa kampo namin, welcome sila lahat. Ganyan kabait ng mga MNLF. Ay kung ibang, ano yan, di sana, pati ilan lang sila pupunta sa kampo namin, kukunan ng Berlina. Hindi nangyari po yon. Kaya nga po, nung nahuli nila yung isang commander si Bradham Jasaid, nag-ipon-ipon ng mga brothers na mga forces na MNLF na gusto nila, anuin nila yung mga pulis numadaan. Pero pinagsabihan namin, huwag gawin yon. Kasi unang-una, kami ay nakikinig kami sa lahat ng ano ni Chuma. Ayaw ni Chuma Missouri ang ganun. So pinaninitili nyo. Opo. Pinanatili nyo yung peaceful process na. Tama so po. Ito pong panawagan po ninyo. May panawagan po ba kayo sa Pangulo? Sino po yung gusto nyo? Kay GPNP? Kay sa senador natin kasi okay pwede po. Pa tayo mag hindi naman mag-a-ing. Siguro po kailangan natin paulit-ulit nakita naman siguro ng lahat naka-post sa video ay si Vice Mayor na nanawagan okay. Unang-una kay BBM yes. Pangalawa kay Senator Rapi Tulfo, pangatlo kay Robin Padilla, pangapat kay Senator Bato. Dahil ang nakikita po namin itong mga senador to maasahan sana nga pero sa ngayon wala mang reaksyon ng mga isa sa mga senador. Okay. Handa niyo po bang suportahan ng People's Initiative pag gumawa po tayo ng demand letter sa kanila, natutukan ito? Kasi people, alam naman po natin ang People's Initiative, it embodies the citizens of this country. Okay, sa tanong niyo sir, hindi ko lang masabi 100%, pero 80% nandyan kami. Okay. Yan nakikita namin, wala ng batas. Dapat talaga, yan ang gagamitin natin. Gumalaw. Okay. Kasi wala na eh. Willing, actually po, na bago nung napanood po namin yung panawagan, no, there must have, pinag-pray ko na magkaroon ng mas malinaw pa na explanation sa People's Initiative ito. Kasi ang People's Initiative po ay non-limited concern. Ito lang po, isa, ihihabol ko lang. No? Okay. Sana ang People Initiative Alliance na matulungan, hingin lang namin sana na matulungan si Vice Mayor, may balik natin sa kampo. Okay. Upang sa ganon, wala nang kaguluhan. Huwag lang puntahan sila ng mga otoridad. Ibig sabihin po, wala siya sa kampo ngayon. So, wala siya sa kampo ngayon. Dahil natatakot siya na pasukin siya? Hindi. Huwag lang natin gamitin ang natatakot. Okay. Hindi po siya natatakot. Sa kagustuhan niya po na sumusunod siya sa utos ng mga EFP at umatras muna siya, ginawa po niya yung kahit nalabag sa kalooban niya. Okay. Dahil ayaw na magkaroon ng mis-encounter. Okay. So, sa ngayon, wala na siya. Ang pagkakaalam po namin, mga pulis ang nandun sa loob, nandun lang ang gamit niya. So, nagre-request po kayo na safe siya na manatili doon sa kampo. Mas maganda po na natin sa kampo dahil malalaman ng lahat. Namomonitor natin. Hindi siya makagalaw kung sa kampo siya. Unless pupuntan siya ng mga kung sino mga otoridad na pupunta roon. Yung otoridad naman, welcome sa lahat ng kampo ng MNLF, basta may coordination. Okay. Huwag lang siya pupunta na wala silang pasabi. Okay. Siyempre, ang pupunta may baril. Ang pupunta may baril din. Magkakaroon talaga ng misencounter niyan. So, okay, gagawa po tayo ng para no, na magre-request po tayo. Ng sana po. At saka seguridad. Sana po. Good security. Kasi ang nakikita ko dito, ang naaagrabyado po rito ay yung pinasok, hindi po yung pumasok. Tama po. Sa totoo lang po, sir, sa ngayon, kung titignan mo, maliit lang problema to. Yes, yes. Pero pag hindi ito binigyan ng pansin, lalong-lalo ni Mr. President BBM, lalaki ito kasi pagka ang buong person ng MLF at nag-react lahat dito, babalik sa dati, panahon ng tatay niya. At saka nakikita ko po, meron yung tinatawag na One MNLF, One Mindanao. Yun na nga po, ang One MNLF, inorganize yan ni Brother Winnie Hadjirol dahil ito na nga, hindi lang Muslim. Hindi lang Muslim. Katunayan mga po, yung Tagalasun. Yes, pagka may meeting, nandun po sila. Yes. Kasi ang gusto po ng One MNLF, magkaroon ng
kapayapaan ang Mindanao, hindi kaguluhan. Unang-una, kung titignan lang natin dito, sir, ano, saan ba kumuha ang resources ng Luzon at sa Kabisayas kung di sa Mindanao? Yes, yes. Di ba? Maliwanag yan. Pangalawa, ang resources na yan, saan ang resources pinapadala sa Luzon at ginagamit? Dito lang sa Luzon. Yes, yes. Bihira sa Mindanao. Nung paano ni Sherman Misual naging armed governor, pinapalabas nila, release ng pera. Wala siya nire-release na pera hanggang nakasuhan si Chairman Misual. Oo nga po. Puro salita lang yun. Yes. Pero nung dumating si Ibrahim Murad, ayan, bilyon-bilyon ang binibigyan nila. Mm-hmm. Ibig sabihin, mayroon sila, ano, pag mayroon silang discrimination between MILF and MNLF. Oh. Pero ganun pa man, hindi ko sinasabi na masama mga brothers natin ni MILF dahil hindi naman siguro mangyayari yun kung hindi kagusto ng national government. At saka, nakikita ko po rito, no, mayroon po akong papeles na hawak ngayon na nakikita ko yung dignidad ng MNLF. Kasi dito po, nakita ko po rito sa line-up ng mga People's Justices po natin, People's Court of Justices, mga retired MNLF, mga MNLF consultants. So, ibig sabihin, may dignidad. Mayroong dignidad na pinapangalaga ng MNLF. Kasi mga People's Court Justices po ito eh. Mostly, mga MNLF. At saka, ang pagkakaalam ko, na-appoint pa ang MNLF as Sheriff of the People's Court of Justice. So, how come na sila ngayon ang sila na-agrabyado? So, kung gagamitin ng MNLF ang kanyang otoridad at huliin niya yung mga lahat ng mga gumagawa ng mali, eh baka mayroon. Marami pong maiipon dito na gumagawa ng mali. Hindi sa lalaki ang mga kaguluhan, lalo yung mga kapanaw ng Abusayap. Kapag maganda sana ang patungo ng gobyerno, ng ang national government sa MNLF, alam mo, wala sa nang mamamatay na sundalo taga Luzon. Yes, yes. Ibigay lang nila lahat ng ano sa MNLF, bahala ng MNLF kasi paano na magkakaroon ng patayan? Okay. Kilala namin ang miyembro ng Abusayap, yes. Taga-Sulo, maliit ng Sulo. Kausapin lang sa katiwasay na pag-uusap para iwasan ang kaguluhan. Kaso ang pinatataka lang namin dito, parang ginagawa rin ang laboratorio ang Mindanao. Pag walang gulo, hindi natin masabi kasi ang parami ng promotion ng mga militar nasa Mindanao. Di ba? Yes, yes. Kasi madali lang naman yan eh. Ibigay nila, kausapin si Chief Revisory, bahala ka na siya man sa Mindanao, ikaw nang bahala dyan. Para walang ka, wala yan, madali yan eh. So mahalaga po yung participation ng Pangulo. Siguro, naisip ko rin dito, may responsibilidad ang Chief PNP, may responsibilidad po ang Armed Forces of the Philippines, na magkaroon, mag-unite. O, sama na po natin yung SAP kasi naging isang institution na rin po yung SAP. Ang pinagtataka namin, in first naman sa AP, ang AP, madalas po silang kausap at hindi sila gumagalaw. Okay. Hindi sila katunayan, hindi lang nagustuhan ang mga nangyari. Mm-mm. Dahil ayaw nilang kaguluhan. Yes, yes. Ito naman sa kasama natin sa kapulisan, sa PNP, hindi ko rin pwede masasabihin na masama sila. Hmm. Hindi naman gagalaw pag wala nang order sa kanila. Okay, okay. Trabaho lang yan eh. Okay, okay. Dahil si Kevin Morensis, mabait na tao eh. Ayaw rin ng kaguluhan. Kaya siyempre, bilang empleyado ka ng gobyerno, hindi naman siguro hindi ka pwede sumunod sa kanila. Hmm. Kaya nga sabi nga namin, yung kaso nga ng PNP sa drugs, 990 kilos, hindi pa natatapos, tapos yan pa. Pero nakapasok po sila sa Malacanang, kaya nga. Tsaka sa Congress, ha? Kung tutusin nga, parang nabahiran ng kadumihan talaga ang ahensya ng, di ba sabi ni former President Duterte, mas tiwala pa siya sa AP kaysa PNP. Kasi ito naman nangyari. Tignan natin. Lumabas na yung katotohanan. Lumabas ang katotohanan. Okay. Hindi ko sinasabi mas masama ang PNP, pero nakita natin dahil ang ano dito, unang-una, kami taga-Sulo, ayaw namin ng ano, kapayapaan na lang gusto namin. Eh, yung mga na-assign doon, karamihan hindi man taga-Sulo eh. Kawawa din sila eh. Yun lang ang masasabi ko. Ako hindi nagsalita ako, hindi ko sinasabi na ang may order dito si Governor. Pero... Okay. Anyway, bago ko marinig mismo si Vice Mayor Pando, no? Kailangan kunin din natin ng paliwanag. Pwede po. Patawagin natin siya para kayo mismo mag-usap. Yes, yes. Ano po yung pinakamainam ninyong naisip na solusyon? Meron po bang dapat na personal na mag-usap? Kasi ang nakikita ko po rito, no? Isa pa sa problema na nakita ko rito,
walang kopya o hindi na nabigyan ng warrant of arrest si Vice Mayor. Magandang katulungan po yun. Unang-una, kung hindi man magawa ni Presidente, puntahan na si Governor Sacor at saka si Vice Mayor, sana nga, mayroon siyang mapili na tao kung sino man, si Robin Padilla. Mas maganda si Robin Padilla. Robin Padilla o si Rapi Tulfo o si Sara Duterte. Vice President. Para ipakita sa lahat na fair ang kanyang inaano. At saka sincero. O, sincero sila. Kasi kung pabayan po nila yung kaguluhan na to, kung titignan mo, sabi ko kanina, maliit, maliit lang na po. Pero, pagka umalsa yan, masasabi ko sa inyo, babalik sa dati ng 70s. So, mas malaki. Kasi sa ngayon, natignan mo ha, ang mayroon na pending warrant ngayon, ang chief of staff ng Imanalep, mayroon naman. Ang chairman mismo ng Sulu, si Baris Tain Ajibon, nag-issue na mayroon naman silang dalang warrant of arrest. Anong ground doon? Kaya nakakapagtaka eh. Kasi sa amin, dapat yan, pag mayroon silang, kausapin nila si Chairman Missouri muna. Okay. Kung anong mali, para mapag-usapan siya. Kasi siya pa rin ang ano eh, siya pa rin ang head ng MNLP. At siya lang ang nakaka... Itong mga judge nito, mga bulok na judge to, eh, siguro, pera-pera lang yan. Bigla-bigla sila mag-piperba ng warrant. Hindi nila. Pag-aralan nila muna, i-review nila ang peace agreement kung ano nakasaad doon sa ilalim ng peace agreement. So naniniwala po kayo may problema ang justice system ng lalong-lalo na sa Mindanao? Mayroon po. Kasi kaya nga sabi ko kanina, nawalan po decision ng Philippine government. Batas lang ng tao ng maroon dito. Dapat to, itong People Alliance Movement na kumilos na para palitan na lahat ng ano dito. Okay. So, 90% ng Emmanuel brothers and family so support dito sa People's Initiative. Okay. Sir, maraming salamat. At pwede ko po bang patawagin niyo si Vice Mayor? Pwede para po. Marinig siya mismo ng taong bayan. Pwede po. Kasi napapanood po tayo buong Pilipinas at ibang bansa po. At nag-aantay po ng kalinawan itong kaso na ito. Maganda po. So, gumawa na tayo ng paraan na ma-i-open ito sa publiko at malaman ng ating mga senador at congress na hindi lang po na i-co-concentrate po sila dyan sa sibuyas, dyan sa kung ano-ano po nang pinag-uusapan dyan sa senado na hindi naman po yun ang kailangan ng ating bansa ngayon, kundi magkaroon ng peace process sa buong Pilipinas. Maganda po siya sa kanya manggaling at makausap niyo, siya mismo magbigay. Hindi yung haka-haka lang. Yes. Para fair naman po. Sige po. Tandaan po, wala po tayong idinidiin dito, no? Ang People's Initiative, naghahanap ng katotohanan. Hindi natin po dinadagdagan ang mga information po nila para malaya po silang mag-brought out ng kanilang mga saloobin at mga katotohanan po. Tayo, ang People's Initiative po, magbabalansin ng katotohanan po rito. At habang inaantay natin na tumawag si Vice Mayor, paki-advise na lang po. Kausapin naman po natin ang ating... Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Paki-advise okay, po na tumawag po. And then bumalik po kayo rito. Anyway, General Winnering, nagkukwento po tayo kanina at na mayroon po kayong legacy, no? Napagkaisa nyo ang mga umaalis or nawalan ng pag-asa sa MNLF. Peace. Lumalakas po yung nagkakaroon po ng magandang accord dito sa... Paki-explain po, ano po ngayon yung ano? Lalo-lalo dito sa mga kaguluhan na nangyari ba? Ano po yung stance ninyo? Ano po yung ginagawa ninyong remedyo? Meron ba po ba kayong panawagan? Ano po ang position nyo, General? Sa akin, being the political director of the MLF. General, okay. Personal po ngayon na nakakausap ko po si Vice Mayor, ang gwapo ni Vice Mayor, at napakaluwag po yung mukha ninyo, napakaaliwalas po, at kinararangal po namin sa People's Initiative, buong Pilipinas po, live po kayong napapanood ngayon. Speaker mo na. Okay, wait lang po. Okay, buong Pilipinas po namin kayo napaparinggan ngayon, at gusto namin po malaman ang... tamang katotohanan at tutulong po ang People's Initiative na lumapit po kung ano po yung gusto ninyong rekomendasyon, ano yung gusto ninyong kapayapaan para ma-install natin, maibalik natin ang tiwala ng taong bayan at yung nasa pagitan po ninyo. Ano po bang masasabi ninyo dito, Vice Mayor? Pakikwento nyo po sa amin kung totoo po ba ito na mga kwento
na kayo po ay nagrabyado. Nagrabyado dito sa pagka-vice mayor ninyo. Vice mayor, please. Go ahead, vice mayor, go ahead. Mahina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, vice mayor. Go ahead po. Nananawagan, sabi ko, why not intervene? Why not the people's initiative ay makibahagi, you know, para matulungan ang bawat panig at hindi na grumabe pa ito, no? So pasalamat ako. Go ahead, Vice Mayor, please. Kailangan namin ang tutulong. Lalo-lalo na sa mga gusto ko makita ang lugar namin ng mga media. Ang katotohanan natin ito sa bayan namin. Kulang siya dito. Sa Solo. Yeah. At saka gusto ko pakinggan ko mabigat dito ang nangyari para sa kanya ng balong siya. Vice Mayor, Vice Mayor, Vice Mayor, mapuputol ko na. Gusto kong ikwento po ninyo. Ikwento po ninyo briefly kung ano yung nangyari sa inyo, anong ginawa sa inyo. Please lang, please, Vice Mayor. Nilusok kami ng SAP at saka polis at saka tawahan si Gobtan. Pinasok po ba kayo, Vice Mayor, at nagkaroon po ba ng putukan? Opo, pinasok kami. Sila ang una-una nagpaputok sa amin. Ang binibintang sa amin kawalan ngayon, walang katotohanan. Sino? Ang gusto ko ang justisya. Lalo-lalo na naapik ang mga tao dito sa bayan namin. Okay. Vice Mayor, no? Vice Mayor, sigurado po makakarating po kay President Bongbong ito kasi magpapasa po kami ng recommendation sa Malacanang. Ano po bang panawagan mo kay President Bongbong Marcos? At sino po yung mga gusto nyong mabigyan ng kopya ng recommendation para makinig at masolusyonan itong gusto nyong mangyari? At saka Chairman Moro National Liberation Front, Founding Chairman Luis Mari, para malaman ang katotohanan. Sakali po, Vice Mayor, na magtawag po at pagharapin po kayo ni President Bongbong Marcos kay Governor Sakortan, willing po ba kayo na pag si Presidente ang mag-mediate po sa inyo? Dalawa? Opo, nandiyan na nga ako. Ang Brother Winnie at saka sino pa? Si Kabe? Yes po, actually narito po sila at maliwanag naman po yung kanilang mga salaysay, no? At kinukuhanan pa namin ng salaysay si General para sa recommendation. 100% Vice Mayor, no? Ang People's Initiative ay gagawa ng paraan na ma-address itong sitwasyon mo. Gagawan natin ng fair, no? Fair, patas na pag-usisa at pagtulong kung kinakailangan, kung ano po yung kailangan ninyo. Sa Monday po, magpapail na po tayo ng recommendation. Samahan ko po sila, Office of the SAP, Office of the CIDG, padadalam po natin lahat yan ng sulat. At saka yung AP, at saka yung ating Senate, at saka yung Congress. Sa Monday po, yan gagawin po namin na Vice Mayor. Opo, maraming salamat. Okay, Vice Mayor, ang Diyos ang laging gagabay sa inyo dyan. Alam ko napakabait po ninyong tao at ayon dun sa background ninyo ay talagang peace ang gusto ninyo at pagtulong at ayon nyong may magrabyado sa mga mamamayan natin sa Mindanao. Opo, opo. Maraming salamat, Vice Mayor. Maraming salamat. God bless po. God bless.
Maraming salamat. Okay. Okay. Ngayon na, gusto ka namin, gusto kong, ano pong position nyo sa MNLF General? Sa ngayon, ako rin ang, ako ang political director ng MNLF Central. Central Command. Okay. I'm also the commanding general of the National Elite Security Unit, the special unit of the MNLF. Yes. Directly under the control of the chairman. Mm-hmm. So, noon, ako... Akakala ko, nagkamali ko. Akala ko, kayo na si Prof. Nur eh. may ka-relation din. Yeah. So, ako rin ang vice chairman dito sa tripartite talks. Okay. Between the GPX, the OIC, and the MNLF. Mm-hmm. So, ako rin ang ministerial representative of the MNLF to the PUIC, the Parliamentary Union of Islamic Cooperation. Okay. Dahil kami ho ay nagiging permanent observer na sa PUIC, member of the 57 Islamic countries. Mm-hmm. Aside from the permanent member in the Organization of Islamic Conference. Oh, okay, so napaka-dami itong ginatri na baho ninyo sa duration ninyo sa MNLF at hindi pa kayo nagre-retiro. Yes. Ano masasabi niyo po rito sa nangyayari sa Mindanao? May paraan pa ba sa inyong pa abot ng makakaya na maayos po natin itong mga nangyayari at ang People's Initiative nakapayong po sa inyo dyan at handang tumulong para sa peace process ng Mindanao? Thank you very much, brother. Kami unang-una nagpapasalamat sa Diyos na umabot kami dito sa inyo. Yes, po. Nakikita namin din ang sincerity niyo na makatulong sa mga tao na oppressed o na-agribyado. Hmm. So, ang sa amin dito, gusto namin, matulungan namin kayo kay nagsulat na kami sa Office of the LG, sa GPMP, sa DND. Para hanggang sa ngayon, wala pang action. Pwede po bang mabigyan niyo po kami ng kopya para pag-appear natin doon? Gusto ko mapalo ako yun. Yes. Monday, palo kayo, brother. Bigyan niyo po ako ng kopya at dadalhin po natin. Hindi pwedeng hindi. Kasama po natin ang isang political director ng NPICC, Attorney Isoreno. I hope he will go with us. Okay, tutulungan natin sila. We will do that. Tutulungan natin sila at personal, no? Personal po na ipresenta po namin kayo sa opisina ni Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr. Kay, kung kinakailangan, sa opisina ni Department of Interior Local Government at sa mga ahensya na kinakailangan, sa Malacanang, kung kinakailangan na gabayan po namin kayo at maipasok po natin yung problema sa opisina nila sa Philippine Management at sa Malacanang Management. Sa abot ng aming makakaya, no? Anong rekomendasyon mo kay Pangulong Bongbong? Ano ang panawagan niya kay Pangulong? Well, una-una ang panawagan ko, yung una natin dito sa mind-blown conflict kay Brother Vice Mayor. Okay. So, dapat we will hold the President to address this problem immediately. Okay, okay. Urgent. Kabinya, iordinasyon, magkaroon lang ito ng direct investigation. Okay. So, para malaman natin sino ang mali. Mm. Sino para ang mali kung yan. Pwedeng i-correct pa. Yes. Dapat i-correct at paalalahanan ang mga hangganan ng ating mga batas ay dapat maintindihan. Siro, dito nagkukuluhan kami. Saan ba kumuha itong order ang mga SAP na assigned sa Mindbong? Is this the order from the governor? Okay. Or is this the order from the commanding officers of the SAP over there? Okay. Or it is the order from the commanding general at the Kramprami? Or it is an instruction from the GPNP? Okay. Or it is the instruction from the LG Secretary? Okay. Bakit nagkaganito? Dahil ang ginawa nila ito, these are all violation to the peace agreement provision. And especially the Constitution. Yeah, especially the Constitution. Okay, okay. So vis-a-vis the ground rules of the ceasefire agreement. Yes, yes. So ang aming panawagan, sana gawin na ito ng madalian. So ang gusto niyo dito, peace process, malinis na pag-imbestiga, mailahad ang katotohanan
at malaman natin kung saan natin ikukorek. Kasi hindi natin malalaman ang ikukorek natin yes. kung wala hindi natin matatarget yung mali yes. na ginawa. Kaya kung mali, responsible na investigator, magdala sila doon. Hmm. Personally, magkausapin ng good side para malaman talaga kung ano talaga ang totoong pangyayari at ma-recommend yun sila sa presidente o to the GPMP o to the IRG and to the President of the Republic of the Philippines. Sino po ba yung ano, yung... Anong panawagan mo kay Governor Sacol? Ano ang handa po ba kayo na humarap, maimbita, at pagharapin kayo ng ating Pangulo kung sakaling... ano po ba ang inyong panawagan kay Governor? Well, ang unang panawagan ko, handa kami, anywhere, anytime. Kung gusto ng Presidente, we are ready at all time. So ang panawagan ko lang sa Sacol, huwag na lang niya gawin na iharas ang mga eminereb doon, huwag na naman gawin na ipa-attack ang Marpa Campo. Dahil ito ay lahat violation to the Constitution, at the same time violation to the peace agreement. Okay. Meron po kayong mga pinasang mga ebidensya dito, no? At i-verify po natin ito. Yes. Kasi kukunin po natin yung kopya na ito na yes. meron may mga nagsasabi na may mga private armies ni Governor, which is, that is also against the Constitution of our country in creating private armies in operation. Using them in oppression to the citizens of the country, especially the people of Mindanao. No, nakikita po natin dito, may mga pinasa po at i-verify po natin, papasa po natin sa PNP ito, at sila na po yung mag-iimbestiga sa mga taong ito, kung ito po yung mga may mga patrol po pa ito at nakalagay dyan mga private armies ito, no? Sige, ipo-forward po natin lahat yan. So, brother, that is really true according to the information that I got. Ito si Sacol nagpa-training 300 people. Okay. Saan po nanggaling itong 300 people na ito? Ito mga tao niya. Mga tao na ito. Mga tribu po ba ito? Or... sabihin na lang natin, mga ginagamit niya ito. O baka mga tanod? Oo. So, ang iba diyan, ang purpose diyan, ay talaga private army. Pero kung tinatanong sila, ito ay mga tanod. Wala ka makakita ng tanod. Issued yung mga high-powered firearms, M14, M60. Samantalang tanod yung... Batuta. Batuta. Yung doon ka lang. They only use... Philippines na mayroong gang, it's only mayroong. So napakaraming problema ito. Napakaraming problema. Sana idiin ng presidente o kaya ng DIRG ang investigation that... Posible po ba, ano? Kung sakaling hindi magkaroon ng peace accord agreement between Governor Sacortan at hindi man natin kagustuhan, ano? Yes. Ano ang nakikita nyo? Ano ang... nakikita nyo na patutunguhan ito kung walang magmimidjate po rin? Well, sa amin, kung talaga makaabot na ito sa presidente at wala rin silang gagawin o wala silang hindi nila paimbestigan, hindi nila i-address ito mabuti, the GPMP, likewise to the Department of Interior and Local Government. So, I don't know, brother, if this Sacortan and his coward SAP will continue to harass our people, will continue to violate the provision of the peace agreement. So, for God forbid, baka ang mangyari ito, mapos na ang mga tao namin to the world of nowhere. So, defend themselves. Sila ito ng kanilang barrel to defense. Is it possible, no? Is it possible that someone may order that in order to defend the life of every citizen, especially the MNLF, can may happen? Yes, hindi na yan. Kailangan sila ng order. Alam na nila ang kanilang ginagawa. Nabibrief na yan sila. Okay. So, kung i-continue pa ito si Sacortan, hindi ito intervene ng mga matataas natin sa gobyerno, I want ko lang yung sinasabi ka, all of it. Mangyayari ito ang hindi mangyayari. General, ano ang magiging reaction niyo
kung si General Sacortan ay hihingi ng public apology sa nangyari, anong magiging pakiramdam ninyo sakaling gawin niyo ito? Well, una siguro kung maghingi siya ng patawad. Sa patawad, una siya magpapatawad kay Vice Mayor. Oo. Kaya ang kasalanan kay Vice Mayor. Nakapasok ng Eminent because Vice Mayor is an Eminent. Pero hindi namin pwede na hindi dipindahan yan. Eminent yan. Naano ko dito may mga casualties ano? Anong naging doon sa mga casualties? Sinagot? May sumagot ba sa kanilang mga pamilya sa mga nangyari? Ano po bang? Meron po bang ipinadala ng gobyerno na support sa kanila? Nanisinger tulong, brother, doon pa sa local government. Hanggang dito sa national, wala akong nalilig. So ibig sabihin parang walang pakialam? Walang pakialam, yes. So parang kanya-kanya na, kanya-kanya na. I don't know kung nabibigyan ba sila ng pera ni Sacor. Kayo man ang gawa ni Sacor. Na ang lahat doon ay nakakuha ng pera. Kung hindi ka makuha, patayin ka. Posible ba, General, na hindi lang kay Vice Mayor nangyari ito? Meron, posible po ba na may mga lalabas pa na mga mas malalalim pang kaso ito pag ito'y binigyan ng diin ng gobyerno natin? Ay, brother, subukan niyo pupunta sa sulok. Mag-imbestiga tayo. Siguro hindi lang 10 ang naging victimized doon. Hindi lang 10. Kaya ang mga tao doon, lalo na masipilyan, natatakot na yung umanga nila na kasipil na lang ganyan. Okay. Kaya malaman sila may balita kung sila pagkagabi patay. Actually po, no, sabi ko, this should have to be solved immediately. Yes. Alam naman natin nangyari kay Congressman Tibes. Yes, napaka yes. Makapangyarihan niya, pero yes. Dumating sa kanya yung punto yes. Na kung saan-saan na lang siya kayo. Yes. Baka pag hindi natin naagapan ito, magiging ganun na mangyari, eh magsisisi lang din ang yes, panis. Yes, brother, sa amin lang, pagkaka-intindi ko dito, kung si Governor Andal of Maguindanao, Davis of Negros, Sacortan of Sulu. That is. Okay. So thank you, General. Meron po ba kayong gustong sabihin na gusto niyong ipaabot sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa People's Initiative, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Vice President Sara Duterte? Yes. Unang-una, sa amin wala kaming kakayahan sa mga nasarong. Magpasalamat kami sa Diyos nandito kayo, nakilala namin, namin na handa kayo tumulong sa mga inaapi. Okay. So ito, kung ano man, nakita namin ang ganun, kung anong kailangan tulong ninyo sa amin, asahan nyo. Ha? Lahat ng iminilag pa itutulong kung ano man ay kakabuti sa ating bayan. Maraming salamat, General. The President, ang hingihin ko lang kay Bongbong para hindi na ito maulit pangyayari. I urge the President to open this resumption of the tripartite talks between the government, OIC, and the MLF. Kaya dito sa, kung mayroon resumption of talks, mayroon panel to look into this problem. Okay, okay. There is a tinatawag nila the Jewish Inspire Committee. I am also the member of the Jewish Inspire Committee noon. How about the role ng OPAP? How about the role ng OPAP? Yung role ng OPAP. Yes, a role ng OPAP. I don't know, ito si brother secretary natin na Galvez. Ang ginawa niya kasi, I don't know if this is destruction of the president. Okay. Ang ginawa niya, we have the peace agreement. Mayroon na tayo natapos, na agam tatlong issue na lang hindi natin natatapos. One is pertaining to governance. What kind of governance na dito sa ilalatag government? Ilalatag. Oh. And then, territory. Ilan ba ito? 13? Then, nanganak ang mga province. Nagiging 19. Okay. The same thing with the cities. Pangatlo, the revenue taxation. Sa ngayon, 20% lang ang mariretain doon sa mga local government natin. 80% to the national. But dito, kung matlo ito, mayroon na ito na pag-usapan, approved in principles na 80-20-80 remain to the autonomous government, and the 20% were sent to the national treasury.
So yun, hopefully, so i-open dapat ito ni President Bongbong Marcos kay kailan lang nagkaroon kami ng summit. Okay. Attended by more or less 400 leaders, the chairman of provincial state in Mindanao, the chairman of the state in Mindanao, of the MNLF, the commander of all the separate units of the MNLF were there, other supporters. Ito si brother natin na witness na because I invited him to be there. Okay. So nasihan ang mga tao, naabot ang mga taga dito, tumulong doon. Yung mga taga doon ay mas lalo pa kinukontra. So ganito brother, dapat i-off namin, mayroon kami nagawa resolution on that summit. Aywan ko kung naparating na ba o dumating na sa Office of the President, kaya mayroon din na nautokan namin na hindi ko rin sabihin ang pangalan. Hopefully dumating na o kaya darating na sa Office of the President. May kopya po ba kayo? Mayroon. Bigyan niyo po lahat dyan at ipapalap po. Kayo bibigyan namin. So on sa resolution number one, urging the President to open the assumption of pistols. Urging the President, whatever commitment of the President or of this government to the MNLF, dapat ibigay nila. 50 years na beginning from the signing of the Tripoli Agreement today. Ang lahat ng commitment ng government na ni single. What are those commitment? Commitment to the MNLF ay bigyan nila ng livelihood ang mga MNLF na hindi na-integrate sa armed forces into the Philippine National Police. Second, ang maanak ng mga namatay, asawa namatay, ang maanak ay bibigyan ng scholarship ng pag-aral, bibigyan ng pension ang maasawa. Yung mga veterans ay bibigyan din ng pension. Hindi din nagawa. Tibila ay bibigyan housing. Hanggang sa may isang housing, wala. Oh. Okay. Oh, so, tandali lang, brother. Ituloy ko muna ito, ha? Ma-insert ko lang po, no? Okay. Nakita ko sa Tripoli Agreement, hindi po natupad. Hindi natupad, brother. Ngayon, pwede po ba na magkaroon kami ng recommendation sa administrasyon na i-review yung Tripoli Agreement at tignan kung saan na-implement ba ito na maayos at kung may paraan ba na maayos ito? Baka ito ang kasagutan ng peace process ng Mindanao. Yes, brother. Thank you very much. So, dapat talaga i-review kung ano ang kulang dagdagan. Huh? Okay. Kung ano ang hindi tama, i-correct. Ganito po, handa po ang People's Initiative na gumawa ng recommendation to further review and release a report of the accomplishment of the Tripoli Agreement if it is properly implemented or not. Yes, and it will should have to be thrown into the Congress or to the Senate for further review. We are happy and thankful. We will do that. We will do that. We support you. We will do that. Whatsoever. We will support the people. Ituloy niyo po yung gusto niyo sabihin, General. So, ang gusto ko sabihin, ito si Galvez, gumagawa ng isang formula not within the provision of the agreement. So, sino siya? Dito sa agreement, this is an international agreement. Meron po ba kayong mga evidences and reports na pwede nating i-dokumento at pwede rin natin ito isama dito sa... Yes, we have the sign of the Article 62. Okay. This is the tinatawag na lang memo of transformation. Ang pinamakasama dito, this is a provocation, brother. Kaya, in the agreement, there is no surrendering firearms. Ang mayroon lang tayo sa agreement, sa peace agreement natin, back to barak. Ah, okay. Oh, so, ang back to barak, ibig sabihin, ay minilip, ay wala na sa pier, babalik na sa kampo, dala ang kanilang mga baril. Armas. Oh, so, doon. And then, ang mga komunidad ng MNLF, liberated community of the MLF, pwede ang mga baril nila dahil doon ang mga bahay nila. Ah, okay. Yung mga bahay ng MLF in their liberated area, ay pwede nila itago ang baril nila doon. So, mayroon area of jurisdiction? Yes. Tawag liberated area. Ah, liberated area. So, bawal ang sino man, member of the armed forces, o member of the Philippine National Police and other authority of the government, papasok ka kakampo.
Kahit gani dadaan ka, kahit pat mag-coordinate ka to the ground commander. How much more kung atakihin mo? Ah, okay. So parang kung ano to, parang itong batas na ito, parang medyo may pagkahambing dun sa ipralo na hindi pwede kayong pakialaman. Ah, yes, hindi pakialaman. Hindi yan ang agreement, oh, brother. Oh. Oh, kaya sabihin mo sir, none is single baril na eminent na surrender. Kayo na agreement. No surrender. Yun lang, yun lang sa kampo. Hindi gagamitin. Dahil ganito, after the signing of the agreement, ang Eminelep nag-agree. May kopya po kayo na agreement? Yes, okay. I have the copy. Pero wag ko lang nadala, brother. Okay na, okay. Pero we could get to our okay. Spokesman. Yes, yes. Huh? So, ganun, after the signing of the agreement, kami ho natalian na, brother. Natalian ang Eminelep. Hmm? Natalian na. Kaya aming maalmas, inipo na sa Almore, hindi na kami makahawak. Nasa Almore lang, natalis yung mga security lang natin sa ating kampo, sa ating community lang, in others or any special occasion, kahit hindi kami kadala. General, mayroon pong ibinigay ng People's Court of Justice na task po sa inyo. At sinasabi nyo, natatalian po kayo, wherein the People's Court of Justice has authorized the MNLF as the sheriff of the People's Court of Justice. Pag kayo po ay natasan at ano, hindi po pwedeng harangin niya. Pag kayo po ay mag-serve ng warrant of arrest, ng court orders from the People's Court of Justice, wala po kayo pwedeng humarap. No problem, if that is legal. Yung ginagawa lang ng authority illegal, kung mapasok eh, how much mo tayo illegal? Okay. Huh? Thank you, General. We will do that, brother. Thank you, General. We will do that. Okay. We will do that. Napaka... How about if we issue warrant or arrest to the official of DOH? Paano pag nag-issue ng warrant of arrest ang People's Court of Justice itong paglabag ng DOH sa ating mga batas? Are you willing to do that? We are willing. Magsama-sama na tayo doon. Wow. Mutin natin sila. Thank you very much, General. Kaysa magkakaroon ng kaguluhan sa at ating batas. Kamatayan. Kamatayan. Para bahala na kung isa lang namatay, bahala na yung lahat. Okay. Maraming salamat, General, at sa sinsero po ninyong pagtalakay at handa po ang People's Initiative na susulong at kung kinakailangan, i-request yun na isa kami sa panel na magbibigay ng peace process sa Mindanao. We are very willing with Captain Ray Valeros. Kung lang pangpang ko nung gusto ko ituloy, yung kay Galvez. Sige po. Walang authority si Galvez mag-amend ng peace agreement or any provision within the peace agreement. Bakit na itong ginawa? Kung siya, sinabi niya, this is within the agreement. Bakit siya gagawa ng formula? Kung gusto niya mag-implement, i-implement niya ang formula sa peace agreement. Kaya agreed up na yun, di ba? Oh, yes, yes. Gumawa siya ng ibang formula. Ayaw ko anong klaseng utot ng sekretaryal. Dapat ipalis niya ni Bongbong. And who authorized? Ay, sino nag-authorize po? Sino nag-authorize po sa kanya? Mr. Secretary, ayusin mo ang pagdalang upat. Ang upat is the Office of the Presidential Assistant on Peace and Reconciliation and Unity. Sa kanya hindi reconciliation, provocation. Tama po. Kasi... Pero mo, ila ay pa-surrender ang almas ng MNLF na wala sa peace agreement. Pagkatapos, babayaran lang sa 45,000 ang armament ng MNLF, ang bawat isa bababa 300,000. The RPG is by 100,000 or a million. So do you believe that is unconstitutional? Unconstitutional, brother. I don't know if this is instruction come from Bongbong. Nagkamali si Bongbong. So pwede po niya po isama yan sa rekomendasyon na mabuksan? We are happy, brother, na mailagay yan. Para maisama natin lahat. Yes, oo. Okay, kung kinakailangan po na malaman po natin na ma-approve ng People's Initiative ng pagkakamali ni Secretary Galvez ito, handa ang People's Initiative na mag-recommend ng pagtanggal kay Galvez. Alisin yan, kaya magkatalayan ang gulo. Ang ginagawa niya. Kung kinakailang. Actually, lahat ng mga leaders natin umirma doon sa ating resolution na hindi katanggap-tanggap sa kanila ang surrender of firearms. Ayaw talaga, ayaw nila. Okay, lahat po ito,
kasi hindi naman po ako pwedeng, I'm not the deciding body, but we have our board of directors from the People's Initiative. Ipipresent ako po ito, itong recommendation nito, and we will let you know if the recommendations are very ready, and we will let you sign. We will let you all sign. Galvez, magharap kami. Okay, ano ang pinakahuli ninyong panawagan sa lahat ng mamamayang Pilipino, sa buong Mindanao, at kay Pangulong Bongbong Marcos? Una-una dito kay Bongbong Marcos. Sana, Mr. President, whatever commitment of your of the administration of the government to the MNF, ibigay niyo na. Marami kayong commitment. Mayroon diyan nasa agreement na ang MNLF ay pwede i-assign nila as under assistant secretary or under secretary in any department of the national government. Wala, ha? Ang MNLF dapat mayroon, no? At least qualified. Mm-hmm. Sa court of appeal. Mayroon ba? Wala. Wala po. Ang may ang MNLF ay mayroon sa Department of Elections. Wala. Ang MNLF dapat ito i-approve sa mga government-owned corporation. Nasa agreement po ba? Nasa agreement yan. Please, pagkibigay niyo po sa agreement. Nasa agreement. Kaya mabasa mo sa peace agreement kung mabigyan ka ng kuto. Okay. Ni isa, wala. Kailangan patupad niyo. Diyan na kami makapag-antay. 50 years na, brother. Is it necessary po ba na ipatupad na? Dapat ipatupad niya. Huwag na mag-antay. We might be taken by events. Okay. Ganito po, no? Ibigay niyo po lahat yung the minutes of the peace pact agreement so that we can post it forward to the required offices that I should have to receive the papers immediately, as soon as possible, please. Yes, we will. And we will sit down and look into it. Okay, thank you very much, General. Napakalaman ng iyong mga... At saka, ngayon lang namin nalalaman ito. Wala kami... Ito pala ang solusyon ng problema nating matagal sa Mindanao. Yung attention na dapat ibigay ng bawat administrasyon. Sinit aside nila ng MNLF. Okay. Hindi nila alam, MNLF is left in Jalan di South. Isang request ko po, no? Isang tanong ko po. Willing po ba kayo na ang MNLF ay mag-undergo sa People's Initiative? Yes, of course. Thank you very much, General. Nakita namin na diyan lang sa inyo ang kalinawagan, makukuha natin ang peaceful resolution. Thank you very much, General. In everything we do, we are determined to do that. Ano man ang maaari namin maitulong sa inyo, sabihin nyo lang, handa kami. Salamat po, General. Salamat po. Anyway, sir, no, itong matalik na kaibigan, last word po ninyo. At yung pinakahuli niyo pong word. At both parties, the governor and vice mayor, ano po yung mensahe nyo sa kanila? Una-una, sana matundukan na to at sa madaling panahon. Kami naman, ayaw na namin kasi si governor, kaibigan din namin yun. Si Pando ganun din. Actually, si Pando under ng department ko yun, kaya hindi naman pwede pabayaan namin to. Yes. Ta, wala naman kami sama ng kay governor. Ang hingi lang ng namin sana, matapos na itong kaguluhan na to. At magising din si governor na huwag naman sana sabihin na isipin niya, si Pando ay kalaban niya. At may correct. May correct kung ano yung mali. Kung ano man mali, may batas naman tayo. Dapat fair din ng mga justice natin. Dapat magpa-investiga, magpadala ng judge galing sa Luzon to Sulu, sila mag-investigate para magkaroon ng fair na pag-investiga. Captain Ray, pwede po ba natin bigyan si Justice Judge of the People's Court of Justice ng kopya at mapareview po itong case? Actually, pwede. Lahat ng mga kailangan dokumento pwede natin. Na matagal lang nandyan pero hindi nabibigyan ng action at di napapatupad, it's about time na ilutang na natin ito lahat. Okay, salamat. Kasi ito yung magiging avenue natin sa ating Pangulo na
marami kang ipinangako sa taong bayan, marami kang ipinangako lalo sa mga kapatid natin nasa Mindanao. Ngayong parte na rin tayo ng ating samahan sa MNLF na ating grupo, na both ways naman ito eh, yung suportang nakukuha natin sa kanila talagang nandyan, at panahon para bigyan naman natin yung suporta na para sa kanila. So ang pangako ng isang presidente, dapat hindi nababali yan. Presidente ka eh. Pag ikaw eh presidente at binali mo ang iyong pangako, ay bumaba ka sa pwesto mo. Walang pinagkaiba sa hari yan eh, sa kasabihan natin eh. Posible po ba na pag napabayaan ito, magkukos ito ng malaking gulo? Ay, ito, ang nakikita na, anong parameter niya? Ang nakikita natin dito, dahil napakinggan natin yung side ni Vice Mayor Pando, at narinig natin yung galing kay Haji Omar, kaibigan natin, at kay Brother General Winnie. At sa iba pa natin mga kapatid, at may mga side rin naman nandun sa kampo nila, Governor Sakur, na nakikita natin yung buong pangyayari na hindi naman nababalita sa ang kabuuan nito sa tambayan, dahil yung social media, mainstream media, minsan kalaban natin. At ang rekomendasyon ko ganito, pwede ba General Winnie, at pwede ba kapatid Haji Omar, at kaya andito nga pala si Commander Jack, Commander Jack, bago ko ipagpatuloy, gusto ko lang mahingi yung panawagan mo, Commander Omar. Go ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po ay kasapin ng MNLF. Since 13 years old ako noon, magsimula ako sa struggle. So ngayon ay umabot na ng 55 years na ang MNLF is kasalukuyan kami yung naghihintay ng ano bang mapag-usapan regarding sa between MNLF at saka GRP. So inahangan ng karamihan na ang gusto na mangyari is may matupad na yung inihingi ng MNLF para matapos ng kaguluhan sa Mindanao. So ngayon ay dito ako napadpad sa NCR Luzon. Di ako tinalaga ni Prof. Nomi Suare dahil sa sabi niya magparami tayo, magpalakas, magpalawak. Ang advokasya ng MNLF is sinusunod namin na para lumalaganap ang MNLF doon sa buong Pilipinas. So ngayon ay sa binigay ng superior namin ay sa awan ng Diyos ay napaninindigan namin na ginagawa namin ang lahat sa ngalan ng peace process. So ngayon ay mayroon kaming kung dito, mga kasamahan dito mula Montalban, Rizal at saka Batangas sa Quiapo. Sa buong NCR ay meron kami mga tropa. So yung mga tropa na yun ay one command lang. Sa ngalan ng MNLF is kanda kami sa anumang kautusan ng aming pinuno upang sa ganun ay may matupad natin ng kapayapaan dito sa Luzon. Maraming salamat, Commander Omar. At pakinggan naman natin si Professor Sam. Sam, baka meron kang gustong ipahayag sa ating mga tagapakinig at nanonood, at panawagan na rin sa ating Pangulo. Good evening to everybody. I would like to thanks this evening for a very important matter or affairs tonight. I would like to appeal to the President to please act the most important part of the peace process in the MNLF and the entire problems of the country, so that peace and stability in the country is always present to everybody, and it will be the desire of all Filipinos, the peace and order situation in the country. Thank you very much. Maraming salamat. At ito, marami tayong mga kasama na nandito. At ayan,
At andito pala, pakinggan natin si Brother Robert Tan, ang ating host at presidente ng ating patriotikong Pilipino. Brother Robert, maraming salamat sa pagkakataon at nandito muna tayo sa ating lugar. At nandito ang ating mga ground commanders ng ating MNLF. At nakaposuporta lahat to sa ating People's Initiative at sa patriotikong Pilipino. Go ahead, Brother Robert Tan. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat at nagkasama-sama ang MNLF at ang People's Initiative. Sana magtuloy-tuloy na to para sa kapayapaan ng ating bansa at makakating din sa ating Pangulo, President BBM at ang mga mambabatas natin na sana malaman itong nangyayari na gumagamit pala ng isang bilang nanunungkulan, gumagamit ng sariling batas, sana malaman nila to at magkaroon ng investigasyon, magpadala para neutral, tama, para maayos, matuldukan itong problema na to. Maraming salamat po. Salamat, Brother Robert. At laging nakaready yung lugar ni Brother Robert para sa atin. So maraming salamat, Brother General Winnie. Maraming salamat, Brother. At pwede bang gawin natin ito ng regular, Brother Winnie, para lahat ng issue na papag-usapan natin na on time. Okay. At para napapanood at nalalaman ng taong bayan na nandito yung ating mga kapatid na MNLF. Yes, wala para tayong sinisikrito. Dapat hindi lang sa Pilipinas, hanggang sa buong mundo, dapat malaman ito. Maraming salamat, Brother Winnie. Mabuhay ka, mabuhay ka. Commander Sam, Commander Jack, mabuhay ka. Maraming salamat. Professor Sam. So, nandito lahat. At ang ating, bago tayo magtapos, huling panawagan rin. At sa ating mga kababayan, kapatid na MNLF, at sa ating Pangulo, ang ating Presidente, magiting na prosecutor ng bayan, Attorney Ferdinand Lagundino. Go ahead, Attorney Ferdinand. Nagpapasalamat po tayo sa ginawang effort ni Overseer Captain Ray Valeros at nabigyan ng boses ng bawat panig, no? At nananawagan din po ang People's Initiative dyan sa Mindanao, especially sa ating Governor. At sana ang aming panalangin po sa inyo together with Vice Mayor Pando ay maayos ito ng madaling panahon. Willing po kami, handa po ang People's Initiative na mamagitan kung kinakailangan para lalong mapagtibay. Napakalaga pong buhay ng bawat isa po sa atin. At yung pagsunod natin sa batas, itatama na po natin ang ating batas para mapayapa ang pamumuhay ng bawat mamayang Pilipino. Sa ating administrasyon, makakarating po ito at idinidemand namin na aksyonan nyo agad ito pag nakarating po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Perdi. So yan, napakinggan ninyo. At maraming salamat sa ating mga kapatid na MNLF dahil lumuwas sila, si General Winnie galing ng General Santos. At magkakaroon nga pala tayo ng event sa Tuesday, kundi ako nagkakamali, July 18 yan, sa harap ng Supreme Court dahil magpa-file ng motion for reconsideration si Dr. Attorney Joey Montemayor. At nag-meeting kami kanina. Ang Korte Suprema nag-issue ng isang resolution na dininayid yung kaso na na-file ni Dr. Jose Montemayor regarding sa irregularity tatatag ng IATF at yung mga protocols na ginawa nito. Pero ang sagot ng Supreme Court, mali raw yung hierarchy of court na inaplayan. Dapat na una muna sa lower court at saka inapila kung walang nangyari. Itong mga husgato natin sa Supreme Court, ang tagal na binasa yung nilalaman ng petisyon ni Dr. Attorney Montemayor, pero sa tagal ng panahon, ang inilabas lang, hindi raw yun ang proper court, ang Supreme Court, dapat nasa lower court muna. Mga ungas kayo, natuwingan kayong abogado, tagal nyo namin naghintay, yun lang palang gagawin nyo na resolution. So, hindi nyo alam na kapag ka may urgency at maraming namamatay araw-araw at ang evidence is overwhelming, hindi na kailangan duman ito sa lower court. Kayo na ang kailangan umaksyon. Mga buwang kayo. So, magpapail tayo ng motion for reconsideration sa
Tuesday. At nandiyan susuporta ang ating mga kapatid na MNLF at ang ating People's Initiative. Pupunuin natin yung buong Supreme Court para manawagan tayo sa kanila. Hindi tanga ang taong bayan. At ipapakita natin yung pagkakaisa ng taong bayan, doon lang tayo mananalo. So isa sa nilalaban natin rito sa ating samahan, kasama ang ating mga kapatid na retired military and mga uniform personnel and reservists under AMUPRA ni Colonel Volter Ingracia. Kasama natin sa laban ang ating mga guardians brotherhood natin, kasama sa laban natin. Marami po tayo, hindi po tayo pipitsuging grupo. At tayo po ay gumagalaw ng legal at hindi po tayo lumalabag sa batas. Yan po ang ginagawa natin. At doon sa nagsasabi na ayaw sumama sa atin dahil tayo ay nagsasabi roon ng mga bagay-bagay na nakakatakot at marahas. Mga tungaw kayong lahat. Sa totoo lang, pinapatay na ang mga kasamahan natin Pilipino, ang mga kababayan natin. Gusto nyo pa, nilalandin nyo pa yung mga pumapatay sa atin. Mga ungas kayo. Ang kailangan po rito is ngipin. Ang kailangan po rito ay tatag. Ang kailangan po rito ay pwersa. Kailangan po ito ay lakas para mapatigil natin yung EDCA, mapatigil natin yung Maharlika Investment Fund, mapatigil natin yung Senate Bill 1869, mapatigil natin yung pagpasok ng mga Afghanistan sa bansa natin, mapatigil natin lahat ng mga pangingialam ng mga politiko sa mga pensyon ng ating mga military. Maraming bagay tayong dapat na itama sa bansang ito. At ang nangyari sa kapatid natin kay Vice Mayor Pando sa Sulu, sa Maimbong Sulu, ay kailangan aksyonan. At kaibigan rin naman natin si Governor Sacortan, kung ako presidente, bababa ako ng Sulu para pag-usapin ang magkabilang panig. Wala pong ginagawang aksyon ng ating presidente. At ang role ng OPAP, yan nyo ipakita ang gilas nyo, Secretary Galvez. So hindi po natutulog ang taong bayan. At kami po ay buhay na buhay. Ang aming pwersa po, makikita ninyo sa aming karaban. At bubuo po kami ng 1,000,000 pwersa. Warm bodies po yan pagdating ng summit namin diyan sa Davao. Magandang gabi po sa inyong lahat. At huwag po kayong mag-alala. At lahat po ng issue, binabantayan ng People's Initiative at ng ating MNLF, ng ating AMUPRA at ng mga 17 pang major groups na kasama natin sa ating coalition. Doon sa mga patuloy na humahatak sa ating pababa, bumabatikos, mga bagito pa kayo sa laban, sa totoo lang. At masarap istruhin ang inyong mga utak. Magandang gabi po sa lahat.